games. Solid yan. Pero yun ay kung mapapagana nga dito ng IG, but there's gonna be some pause mula dito ngayon sa ating second series, first game. Best of three din po ito. So, tignan natin kung sino nga ba ang makakauna on this series. Aster? Wala, naka ano pa. Para mapati-stroke sa may top, kailangan matiming ang laging ni PYW yung talon na Stark. Na before tumulad, matali niya. Sakit naman eh, kaya naman lumi ng Brewmaster dyan eh. Diba? Thunderclap lang naman, masakit nun. Mananakit yung Slark. Yeah, may pang-dispel pero may though. Heal kasi. Tapos pag nag-level 6 yung Slark, parang feel unkillable ko, na. Hindi, mahirapan na yung IG patayin yung Slark. Laning wise. Especially, wala naman silang panggulat talaga na disable. So as long as Slark dito, nakikita niyo yung Primal Beast, tsaka yung Hoodwink, alam niyo hindi siya mamamatay. Mm-hmm. Diba? Okay. Ayun lang. Paano ba ang gagawin nila dito ngayon? Pero so, may pause pa. So habang nakapause, share nyo na yung live stream mga tropa. And comment nyo na lang kung kanino ba kayo dito ngayon sa ating game number one with Morphling together with this Primal Beast and sino ito? Brewmaster? Tignan natin kung mapapagana nga ito. It's just not fair. It's just not fair. Dapat pala sa Lucaster na ito. Bakit? Bobo ka eh. Si Bobo ka. Bobo ka. Mga tropa. Gusto ko yung ano, yung performance ni Boboka at saka ni Mune. I mean, kung paano sila maglaro, 'di ba? So tingnan natin kung ma-pull off ba nila on this one. Pero Gina daw, sabi ng mga tropahan. Mid Primal Beast, well, andun yung chance na pwede niya mapatay dito yung Lashrak, pero still 50-50 pa rin yung mid para sa akin. Kasi kayang-kaya pa rin naman ano eh. Lane to ni Lashrak. Si Lashrak naman yung isa sa mga hero na may mabilis ng movement speed ng early. So pwedeng gawin dyan ng Lashrak is boots. If it's not enough, pwede rin siya mag-windlace. Pwede niya naman gamitin mamayan as Yule Scepter, di ba? Pangligtas sa sarili, somehow. Mm-hmm. Though BKB timing is very important para dito ngayon sa, actually sa both teams. Aster. Ayun na din yung isa pang problema dito ng IG na once magkaroon ng BKB yung heroes ng Team Aster, they don't have that much damage. Physical damage. Morphling diba? Kasi lang talaga siya mag-re-re. Morphling, for me, sa ganitong draft ng kalaban, kailangan niya ng at least 3 items before siya makapalag or completely snowball yung kanyang mga kampi. Yes, ay may problema pa yata. Pero wala nang naka-disconnect eh. So, tingnan natin. Diba hindi pa nag-re-recon total? Pero nag-gen na eh. Kaya nga, nag-gen na yung Aster. Yan. May nag-CR yata. Scamming muna. Pero yun, mga tropa, habang iniintay nga po natin, game number one, walang po ito. Aster at IG, may aberya ka agad. Intro is the key, sabi nila. Pero yun nga, kanina sobrang bilis ng laban. Sobrang easy ng game para sa LJD. Kontra doon nga sa Aster Aris, no? Pero ikaw, natingin mo dito, 2-0, 2-1. 2-1 to, tingin ko. Mukhang papalag yung ako, IG. Ako tingin ko 2-0, Aster eh. Mukhang papalag yung IG siguro, mga game 2. Pero, ewan ko, dito depende sa magiging laro. Dito sa game 1, tingin mo, Aster. Aster din ako dito. I mean, gusto kong bigyan ng credit yung Morphling pick. Kasi pwede din naman talagang gumana. But, it's gonna be a hard game to pull off if ever. Yung laning nila medyo magsasuffer. Beast, Brewmaster together with this Hoodwink. Ako doon ako nakasa sa Primal Beast talaga eh. Na siya mag-create eh. Ang maganda rito kay Primal Beast, pag nag-rotate siya, especially sa may bottom, easy kill. Di ba, lalo na pag ano, nagamit agad ni Enigma Malefice. Madali na lang siya papatay. Kaso kasama kasi Clockwork, baka maano pa din sila dito. Ma-boss it. Though, hindi naman kasi na-interrupt yung onslaught ng Cogs. So, yeah, maganda pa din yung pwedeng maging play dito nitong si Primal Beast. Pero tingin ko kung mga anong oras pa mangyayari yun, makakapunta na yung Enchantress eh. Pwede niya nang iwan yung Slark sa my lane kasi hindi naman ganun ka-threatened ang isang Slark against Brewmaster tsaka Hoodwink. JB, off topic lang. Kamusta tattoo mo? Maano na. Na-dry up na siya. Tingnan. Nagbabalat. Oo, ano. Na-outcut ko kasi. Yun lang. Nang tulog ako. Oo, yung sa akin eh. Kaya tumagal. Kaya ano pa yan eh. Papatukan na nga yata mamaya. Mamaya. Dried up na eh. Pero yun nga mga kaibigan, so share nyo na yung stream. Masamahan na kaming tao. Masamahan na kaming tao, mga criminal. Pero yun nga, Angino. Follow nyo pala yung ano namin, yung page. Yung Salam Nation.
Doon namin i-upload yung mga ano namin mga content. Galing ko, self-promote. Siyempre, doon talaga. Ay, sorry, sorry. Doon sila makakapanood ng masasayang content. Tsaka doon din naman kami minsan. Actually, madalas. Doon kami lahat. Pero usually, na kay Dayan pa yung mga videos. So, panoorin nyo lang sa page ni Bayanagra. Ni Yoy. Parang talaga sumuka up to seat para mabilis yung kanyang, kanyang movement speed at makapag-setup ng advanced wards sa mid lane. Okay. Special kita. Ayan. Pero problema dito ng IG din mamaya, possible na every time na maglalagay sila ng wards, pati ward lang din ng Aster. Kasi kung titignan mo yung Vision Gaming nila, napakaganda. Andyan yung Shadow Dance ni Slark. Pag nawala yung possible, alam mo may wards. So, doon yung kalaban at the same time. Yung Clockwork, once na magkaroon ng Aghanims, fireworks, Happy New Year talaga. Para Aster, no? Ang bilis lang na magiging ano nila dito, na mga magiging place. With that pounds, kayang-kayang sumunod ni ano, Enigma. Oh. And tignan natin kung ano yung magiging build ng Slark. Kasi if ever na mag-Silver Edge siya, eh, naku. Ay, tingin ko malayo pa naman yun. Oh, di, malayo pa naman yun, tingin ko. Siguro kung gagawin yun, mga 4 pa siguro, ganyan. Pang 4th na item. Pero, uy, grabe naman makaramdam. Baka unahin nito, Ags, ano? Pagkaya ko, may ako, saber, ano? Ags BKB, gano'n. Para makalaban. Pwede. Kaya Mage Slayer para dun sa casual magic resistance. Oh, rune? Ah, 2-4-2 lang naman tayo. Wala naman magkaka-contestant. Pero ito yung ginagawa ng Enigma. Agang block yung ginagawa niya simula dun. Para siyang mid laner. Oo. Kasi may, pwedeng mapahirapan mo yung lane ng isang Morphling tsaka ng Phoenix kapag sobrang lalim ng creeps nyo. So kailangan talaga nilang maging maayos. Yun lang. May problema na naman. Pero yun na nga. Parang ito na rin yung way ni Stark to... Wait lang, ano yan? Basta ko lang. Baka naiintindihan nung ano ng admin. Hindi ko naiintindihan. Pero yun na nga, ito yung way ng Enigma para mabawi yung somewhat na ginerf sa kanya na hindi agad niya makukuha yung range creep niya kasi nga ginawa ng level 5 yung range creep. So, ayan, kailangan, kaya kasi parang ngayon kasi yung isa sa mga way, pag dinadenay mo yung range creep na mapush agad yung lane nyo na pumabor sa inyo yung creep equilibrium malapit kayo sa torre, denying yung possibility na mapatay kayo ng kalaban. Kaya black is key. And kayo pa yung makapatay kasi ang lalim ng pwesto ng kalaban nyo, especially nung carry. Okay. Yun nga. Sobrang importante ng blocking for Aster ngayon kasi ang kanilang magkasama dyan sa lane would be Enigma tsaka Clockwork. Not that ideal nearby the Tower of IG since levels lang naman ang hangad nila dito, di ba? Oo. Alam mo na, better safe than sorry para sa Aster. So, for IG, mga tropa, nakikita naman natin dito na yung laning nila. Magkakaroon lang ng problema siguro mga ano. Mga around level 4 pa. Pero at the very beginning, kaya pa naman. Sabi ni Derek, grabe na ba yung post? Grabe ba? Pinakayo ko sa lahat. Sa totoo lang. Eh kasi, syempre, yung game lang naman pinunta mo, hindi yung post. Mga umay na ako dyan sa lima major, Diyos ko. Traumatized na si Mike sa lima major. Pero, ayun nga, hindi natin sure kung ano ba nangyayari. First, Enigma yun at DC right now. Leshrac naman. What's next? Slark? Ewan ko, siguro lahat naman ng pro play, lahat naman ng player siguro ng Dota, pet peeve yung post na yan. Oh, eh, syempre, sila mismo yung nagugulo eh. Diba? Kumbaga, tayo na nga mismo nanonood, ayaw na yung nagkakaroon ng poses ng ganyan. What more, yung mga nakaka-experience mismo ng game. And what more, yung mga naglalaro mismo nung laro na yan. So, Huwag kang magalit. Mga tropa, hindi, uminom lang ako. Ay, sorry, kala lang galit. Kopil lang tayo, kupe. So, yun nga. Let's just take a look at this IG, kung ano ba yung pwede nilang maging item choice. Pwede silang mag-Meteor Hammer dito as a help para makapush sila ng torre, given na yung heroes nila, not that ideal. Morphling lang pinakapapalo dyan sa objectives. Yung Beastmaster. Ay, Brewmaster. Brewmaster, yeah. Maganda yan. Kung sakaling ganun maging item choice niya. And pwedeng yun yung maging turnaround para masabi natin na sila na yung maghahawak ng driver seat on this game. But for Aster, with the draft na naturally lamang talaga sila dito with this Slark, Leshrac, tingin ko naman, maipoprovide nila yung pressure na kinakailangan nila para tumaba yung kanilang carry, which is this Slark. Shoutout muna natin yung mga tropa natin. Sige. Shoutout sa mga tropa ng Facebook. May tanong,
Plus 1.5 IQ kaya ba? Oh, possible naman tingin kayo makaisa. Parang kaya naman. Kaya naman, pero kung ako tatanungin mo, 2-0 to. 2-0 Aster. Malamang, ano lang, tawag dito, bold prediction lang mga. Laki ng odds daw, all in. Uy, may hope, may mga hopeful. Parang ayoko na magsabi ng ano, baka mamaya pag natalo sila ako sisihin. Tama, tama. Hopefuls, no? Basta mga hopefuls yung mga tropa natin dyan sa matataas na odds. Mm-hmm. Oh, well. Hindi man, hindi in-state. Ah, in-state yung recent kaso, ano? Chinese. Kaya di natin nabasa. Okay. Bang, ano, ayun, nakarigaw na. Nice. Nakarigaw na dito sa XWY, mga kaibigan. Pero for Team Aster, di pa nila nare-resume. Siguro meron pa silang problemang fine-fix. Mas okay na yan kaysa naman. O baka na lang, hindi pa nag-loading kay Lashrak. May ganoon kasi alam mo naman yan, di ba? Hmm. Kaya di pa nag-loading. Na yan. Gina. Na, gina siya. Okay, so tingnan natin kung re-resume na dito ng IG. Yeah. There we have it. It'll be resumed. Siguro mga dapat 10 minutes na yung Dota. Hindi naman. Hindi naman siguro kasi ano pa naman dito yung Team Aster. Palampalo mag-block sa X, ano? XW. Yung parang pangalan lang ng Pokemon ah. Shui. Diba? Ganyan yung Pokemon X. Charizard X. Galing. Pero that's Split Earth. Eh, hindi mapag-deny dito si Dust. But, mid lane, kung pag-uusapan natin to Mike, maharas talaga Let's dito si Dust. Let's rock talaga to. Mataas ang damage output ni tao dito ni Primal Beast pero ganun-ganun lang matitisod si Dust and mauun siya may ang kanyang lane. Untog ka talaga sa pader. 18 seconds? 18 seconds bago yung next onslaught mo tapos may split earth na ng maya-mayang konti lang. Ayun lang kahirapan eh. Pag Primal Beast ka tsaka pag nagkano ka kasi nagka-trample ka pwede kang arc lighting lang din tsaka mapilitan ka maalis kasi pwedeng ano na lang i-bait nila siya lang yung stun niya eh yung split earth kasi matik sa kaba magta-trample at doon sa crypt edi bakit di ako mag-stun doon sa gitna para mapilitan kang umalis o lumapit sa akin or even pagdating niya doon hindi niya masusulit yung trample diba pero on the mid lane kitang kita natin tatlo ako dyan din eh yung gap na nagagawa dito nitong Celestrock against this Primal Beast. So, ayan, pagpasensya nyo na mga kaibigan. Mukhang out muna tayo sa mga shoutouts kasi tumuloy na bigla yung game eh. Tumuloy na bigla yung suntukan eh. Di muna nag-team check. Di muna daw nag-team check dito yung Aster. Puri pa sa kanila. Pero ito mga sara, 2 minutes. Baboka. Tignan natin kung sino lalamang dito sa may leaning stage. Ang money, dito yung nakikita kong action talaga. Pero first blood? Naku. Wala, ayaw. Sinasalo. Oo, oh, wala. Parang wala pa nagmi-miss na split earth para dito kay Lashrak. Battle secured para kay Dust. Kaso, water room? Lahat yata masasecure ni XW eh, TP. Okay. Onslaught? Makapag-onslaught kasi. Pero onslaught to, pwede nga bulit to ng Lashrak. Hindi na. Ayun naman. Hindi na yung pasamuha. Hindi na lang. Dito din ha, dito bad trip yun ha. Ano, puro din yung ginagawa niya dito. Tignan mo naman, 8-6. Parang yung last hit niya magkasabay lang ang deny. Pero wait lang, si Bobo kasama yung top. Patay ata si Bobo ka, Mike. Kasi masyadong mataas ang damage output. Pero buti na lang si Monet nandyan with the pounce to at least and ma-pushback yun nga ang IG for a while. So no first blood just yet. Wala pa rin. Oh, kamantikan lang pero mukhang di naman magkakatuluyan. Heto naman sa may mid mukhang may stop yung somewhat pag-spam ng skills ni XWY kasi medyo low on mana siya pero yung normal attack niya patuloy niya pa rin binibigay dito kay Dust. Bakit 63 damage. Uy, ganyan-ganyan lang. Patay ata Lightning Storm wala. Pero walang mana itong si Lashrak. Kakarating lang nung clarity science par. Munti ka na rin at buti na lang kamo may dumating din na salbaga dito kay Dust. Kung hindi ilang may segundo rin siyang titingin kung paano lumasas yung Lashrak. Pero overall sobrang ganda na nagiging start dito ng Aster. Tingnan naman lahat last hits. Naku si Dust ubos agad ang mana. Baliwala agad yung bote. Ang maganda gawin dito ng Aster mag-rotate yung clockwork sa may 4 minute rune para ma-deny talaga agad yung battle refill dito ng Primal Beast. Pero alam mo Mike, okay lang yan kasi for as long as yung Primal Beast ganyan lang yung buhay kahit di mo yung napapatay mas maganda pa. Buti nakakuha ang bounty. Diba? Nakakuha pa ng bounty pero dito sa may top lane that's the Room Master done and dusted by Monet. That's gonna be the first blood brought to us by 747. Get 5% cash and bonus on the next deposit. Scan the QR for questions or PM KuyaNic page. Opo, may delay yung ating stream mga sir. Tayo official idol eh. Oo, ang official lang po natin ay yung Western tsaka C which is MWF.
MWM. So kung yung aning cover namin ng Tuesday tsaka Thursday is delay. Yapi. Mga para na lang din sa ating tropahan ng mga ayaw mo nood ng wag na lang sana mga spoil, diba? Oo, tama. Pag nang spoil ka, di ka mahal na mama mo. Ayun. Hindi pa nga naging mahal ng mami. Pero, Brewmaster, Masev, mukhang pupunta naman siya dun sa path ng pag arcane boots, tas baka mag-grave siya. Kawawa dito yung primal beast sumimit pag nagkaroon ng arcane boots yung Leshrac. Wala talaga. Walang ano yun. Parang walang galawan pagkaganyan. Parang. Freely makakapag-spam ng skills yun eh. Pero ito naman si Morphling, okay din naman yung nagiging lane niya currently at the top ng ating Lacit and the Nice. Pero almost the same lang sila ng... Pero Mike, kita mo naman kasi yung pambaboset na hatin ni pang sa XWY. Hindi ka nga namamatay, pero yung time na babiyahin mo pabalik sa base, ititipin mo dyan, para ka naling, para ka nating namatay nun eh. Diba? Whereas for Leshrac, it'll be an easy XP para sa kanya. Oo. Feel ko, kailangan may mag-rotate dito sa may side ng IG, especially si Hoodwink na secure na lang road kay Primal Beast. Kasi pag lumabas na rune dyan, sabihin natin mga haste, gamit na gamit kay Primal Beast yun eh. Diba? Pwede siya mag-rotate kahit sa ang lane niya gusto. Trample is very important right now. Sanay naman. Pero top lane, that's Brewmaster about to die again. It's gonna be two deaths already for him. Boboka with a kill. He tried to salve it up, but not enough. Ayun yung masakit na pagkamatay. Nag-salve ka na. Nag-salve ka pa. Okay ka pa. Oo, ayun yung masakit na pagkamatay. Pero ito na nga, nagtatry mag-secure ng root. Pak, yun lang. Masyadong advance. Swerte! Doon pa sa top? Oo, lumabas. Doon pa sa top lumabas, mga tropa. So for Primal Beast, maganda yan, mainam. Oo, buti na lang hindi nakakuha yung Leshrac. Pag nakuha ng Leshrac, auto-use. Tapos spam. Oh no, Arcane Boots now ready for Leshrac. Pwede siyang tumulong sa ibang lane if he wanted to. Pero ayaw niya nga bigyan ng breathing space itong si Dust. It's 6 minutes already, pero level 5 pa rin yung Primal Beast. Buti na lang, nag-level na siya finally. Kaso, Clockwork is already here. Easy. Baka ang balak na nila patayin yung Primal Beast hanggat di nag-level 6. Pero si Monet din niya naman mahuhuli si PYW with his pounce and overall goods naman yung buhay ng buong tropahan sa Aster, sa IG naman. Goods naman yung buhay ng kanilang carry pero the rest of the gang is not doing so well pero sa laning stage. Kaya ako napahala Mike kasi ka-level lang ni PYW yung offlane niya. Eh naman siya. Roy. Suklit. Suklit. So, parang, boss. Parang kinutusan eh. Siguro mami, pag nagkaroon ng Hurricane Pike yung Enchantress, wait lang. Parang ang ginanun yung pinektusan yung ulo mo, pero si Dust makakapag onslaught out. Pero andyan yung dalawang supports. That's gonna be the enchant to slow him down a bit. But then again, there's gonna be the TPN by this Phoenix. QYQX will provide some fire spirits towards XWY. At eto naman si Boboka. Just, keeping PYW at bay. The impetus damage too much. Onslaught in. It'll connect. Binalagpag. Pinulverize. Naging pulbo si XWY. Nice rotation from the supports. Good play mula kay Dust. Masyado siya nag-overstay. Tsaka sobrang daming ginawang dami sa kanya ng Tori doon. Nung tinatry niyang pasukin dito si Primal Beast. Na ginagawa niya nung walang battle charges yung Leshrac. Kaya naman yun. Nung nakapag-reset, nakapag-regen ng onti si Dust o yung Primal Beast, easily nakabalik siya at pinatay dito yung Leshrac at buto na lang kamo nakabawi siya kahit papaano. Ayun yung ilang beses nang gusto gawin ni Leshrac yung patay yung Primal Beast, di niya magawa. Kaso siya pa ayun, siya pa yung namatay pero di pa rin sila tapos. Yung pangayon na bigyan ng mga tropa for now. Yun ng Aster will push this tower. I mean, may fortification. Pero open pressure niya eh. Oh, tsaka maganda to na paggamit agad ng Aster yung IG ng 40 nang hindi pa lumalabas yung siege creep. So by the time na lumabas yung siege creep, possible na masulit to sobra ng Astrat ng Yaman ng Starkmin. Threads rate band 1 tapos may Oblivion stack eight going minutes for mage layer 8 minutes. So, Yaman yan. Totoo, ang laking ano yan. Parang pag ako na yan, kunyari, kalaban ko yung Stark, ako yung carry ng kalaban ng Stark. Ano yun? Tatrust ako yung kanyang offlaner namin eh. Ba't ang yaman yan? Talaga. Pero eto nga si Clockwork. Mga kaibigan, kung mababalakan, walang magagawa sa ngayon. That's gonna be Morphling taking the kill.
Gandang pagsasama-sama, they will reveal the stacks at kaya-kayang kunin to ni Dust. Nahirapan man sa lane, nakabangon pa din, and that's gonna be IG taking this one. Mabawi naman ang sarap na nakuha nilang stack doon na pwede ni pair ng support ng Team Aster, but unfortunately, hindi makukuha dito ni Leshrac dahil nga nakita agad ng IG at buti na lang. With that stack na nakuha nila, medyo umangat si Dust. Huminga. Inalis na ulit yung mask kanina na kinakailangan for the oxygen. Laking tulong talaga nun para sa IG. Pero for Aster, kung nakuha nila yon, mas ma-heighten lang yung pace nila. Pero hindi naman din big loss. Kasi maganda naman yung lane ng Leshrac, pero huge gain yon para sa IG. Ako, 10 minutes. May ano na? Oh no. May ko-saver na to. Oh, di ba? Ang taas ng level cap! Level 18, level 5. Anong nangyayari mga kaibigan? That's Brewmaster. Okay lang. Kasi hindi naman nag-delitch ng experience sa Enchantress eh. At the same time, kanina, habang namamatay yung Beast Brewmaster, eh, nag-delitch din sa ng XP. Pero oh no. Oh no. There's gonna be the Bushwhack, but that's the bounce out. Tinabot pa din. Nabigyan ng Pulverize. Monet's got nothing to do but ult. And there we have it. Shadow Dance. Actually, kahit di nga siya mag-ult, buhay na siya eh. Pero just to be safe, kaso QYXY, hindi din makapag-dive out dahil dito sa Battery Assault nitong si Clockwork. But QYQX will just be safe. Imo, on the other hand, farming safely sa may mid lane. Wala pong tao nearby. Pero bottom lane, that's Clockwork trying to chase Epong si Phoenix. He'll be spotted, locked inside that cog, and no dive for you. Nice counter. Pero big loss for the side of IG kasi makukuha din sila ng Torre. Yeah. Which is yung safe lane. So yung next na target dito ng Aster is yung mid na pagtakuha nila, eh, madali nila makokontrol yung mapa. Kasi as of now, lahat ng heroes ng Aster, eh, maganda ang buhay. While dito sa may side ng IG, medyo nakabawi lang. Pero still, yung network nila, lalo na yung Brewmaster. Tignan mo naman, ngayon pa lang siya umapak ng 3K. Magkasinyaman lang sila ng Enchantress. Ay, ito pala yung nabuti, bumalik yung Enchantress. Siguro mamaya pag nag-Hurricane Pike, tapos nakita yung Hoodwing. Yung buong duration, pag pinuntun nyo siguro yung Hurricane Pike sa Hoodwing, mamamatay ni Hoodwing. Pwede, kasi apat na hit yung pwede niyang maibad. Ang lambot ng Hoodwing eh. Well, di mo din masisisi sa ngayon si Hoodwing. Gawa nung ang pinakagagawin niya lang talaga dito is mag-disable from afar. Due to, gamit nga yung kanyang Bushwhack. Pero, at the moment, agad din ang ano, aggressive board ng Aster. May aggressive board agad sila dito sa may middle tower. Tier 2 middle tower ng IG, pero right now they will try and push this middle tower ng Aster. Kaya naman. Level 5 pa lang siya. Kaya nila lumaban, may ulti. Pero sobrang behind ang level dito ni Clockwork. Gusto ko lang ma-point out, ha? It's 12 minutes already, pero ganyan levels ng support nila. Hindi siya lumilane eh. Ayun nga, pero kailangan kasi nila ng hookshot kung gusto nilang pumalag eh. Yun yung difference ng dalawang support. Ayun din yung nangyari. Hindi sila lumit. Pati yung Enchantress pala, hindi sila masyadong lumiliin. Para dun sa core nila. Kaso, pwede silang maging sobrang defensive na hindi ganun kasulit. Clockwork. Mahirap lumaban dito. May split na kasi yung Brewmaster tsaka may egg yung Phoenix eh. Kaya di basta-basta makalaban yung long. Again, hookshot. Very essential dito ngayon sa game. Ito namang si Primal Beast mapapatay. The egg will be dropped. Then again, there's gonna be the Brewmaster split. Lock inside the Supernova. That's Leshrac gone. That's Dust taken out. But XWY will be paying the price. And IG naman po yung numahawak ng game sa ngayon. Oo, ayun lang yung pinaka-bad na nangyari dito sa may side ng Aster. Parang naiintindi ako yung ginawa talaga ni Clockwork din eh. Parang nagana talaga siya bait. Ang problema ay nahuli din dito yung Leshrac nila ni Hoodwing, 'di ba? So ayun dito natin nararamdaman yung impact ng isang Hoodwing. Kasi kung tingin ko, hindi namatay yung Leshrac doon, makukuha pa rin sila ng Torre pero still. Ang maganda naman doon, parang may naging kapalit yung pagkakuha ng Torre nila pero nako. Onslaught coming through. There's gonna be the cogs to at least reposition this Primal Beast. Low gamit yun kang Lightning Storm but they can't reach the boy. And Bobo pa. Nakapag-push naman. Nakita si Primal Beast na walang split. Sige, ngayon ka pumalag. There's gonna be the Malefice popped off. Black Hole for this offlaner. There we have it. Kina-use po.
That's clockwork taking that one. Oh, pero still okay naman na kahit paano na nakakuha pa rin ng kill dito yung Aster kasi sasabihin mo okay naman talagang ginamit na black hole eh kaysa ng mga panis. Yeah. Saka offlane naman yun eh. Oh, kahit bawg na nga mas babawgin pa Rui. Wala ba tayong shot? Cogs, kaso hindi na din nakulong. And yeah, medyo may kalayuan dito sa Lens Rock. Akala ko, makukulong sa Cogs, tapos hindi na makakatakas pa. And for Aster naman, mga kaibigan, they're still holding the lead, ano? Napusyan lang talaga sila sa mid, kaya hindi sila ganun ka-aggressive. Tsaka mahirap talaga tumimfight ng ganun na nakaready yung egg tsaka yung split ni Brewmaster. Mahirap talaga mag-contest ng mga ganong scenario. Pero ito namang Stark, going for 600 gold away na lang para sa kanyang Aghanim Scepter. Yeah. Once na magkaroon ng Aghanim Scepter, Jump Brothers. Primal Beast naman going for that Big AB, which is malapit-lapit na. Oh. Ayan, one component away, which is yun ng tissue paper. Clockwork doesn't have an information na nandito din si PYW. Three. To. Ay, may vision sila dito ah. Okay. Kasi hindi pa dumadaan yung Primal Beast nor Hoodwink dun eh. Yup, doon lang sila sa mga squad. There's gonna be the onslaught and trample for him and that's clockwork deleted by that Primal Beast Dust. Siya pa yung nakita nung ward dito na meron yung IG. IGN. I do think alam naman na ng clockwork yun. So, tatry niya siguro yung ward dyan later on. Pero itong Manta Warbling, style. Meron naman ng Manta style ang problema. Mas mayaman pa rin yung Stark sa kanya at mas kaya pa rin sumama ng team fight ng Stark kesa sa kanya. Ay, nakaganims na. Going for Witch Slayer na. Kung maga yung Manta style, yung Aghanims is so, early as may, well. May dagot na rin yung lead mo, man. Oh, wait, Bloodstone for Leshrac. That's a good timing. Pwede makita si Primal Beast nung mga Eidolons. There's gonna be the Midnight Pulse. Revealing his position, Malefice has done its thing, and he's got nowhere to go. Dust is gone. Wala man lang silang kinumit na malaki yung skill doon. Double pounce, pero Monet needs to be very careful. Alam niyang nandito ngayon si Morphling, but on the mid lane, that's Primal Beast. Brewmaster, pinipilit na mag-primal split dito nitong si Leshrac, pero teka lang, he might face his death. That's gonna be the sharpshooter dealing some damage, but with that Bloodstone, it'll save the day for a while. Hookshot for this Morphling, kaso, where's the follow-up? Aster needs to be very careful, and ito naman si Brewmaster ang mauhuli, mga tropa. That impetus damage is good, but it's not enough to take him down. Clockwork's still alive, but Boboko might die sooner or later. He still survives. Etong si Clockwork pa ngayon nakita. Supernova might hit, pero Sunray magiging enough para mapatay si Clockwork. Pero ang pangit na sa IG, may nandami nilang kinumit doon. Phoenix Egg, Brewmaster Split, lahat din nag-react dito sa may side ng IG. Tapos wala man lang sila nakuha na matinong kills dito sa side ng Team Aster. Akala ko talaga pwede na nilang mapatay sila siya. Buti kama talaga sila siya kanina. That's what, the reason why siya nakasurvive, maliban sa may Bloodstone. It's because of that infused raindrop. Ah, yeah. Hindi ganun kasakit yung sharpshooter. Wala nga naging damage yung sharpshooter doon eh. Beautiful. Nasulit niya yun, mga tropa. And, naku, nagkaroon na lang teamfight sa mid. Kanina, diba? Wala na split. Walang kung ano. Walang supernova. Tara, papalag tayo ngayon. XXS, there's gonna be the dive-in. Malefice, pinalamon sa Eidolons, mga kaibigan. Ayun, ang tawag doon, kinuyog. At eto naman sa may iba ba, that's Dust. Pinagtulong-tulongan. Wala na siyang nagawa ron. Wala, and kinuyog right, pa rin ko eh. May siege creep. Wala naman. Yun. Pero pwede pa rin mapush na Shrak to eh. Shrak Enigma yung mapupush dyan eh. Mapipilitan niya ata dyan. Napilitan niya mag-infuse raindrop. Purification dito inside ng IG. Tatry nila lumaban pero medyo mahirap kasi wala na nga silang skill sa may baba to. Whereas Slark on the top lane going for this Phoenix. Wala siyang kahit ano dito ngayon. No dive for you. That's Monet. Securing the kill and the tower being destroyed by XXS sa may bot. Very efficient play from Aster. Lahat ng parte ng mapa dito may nangyayari. May ginagawa yung Aster na pumapabrosakan nila. From that, wait lang. Wait, they've spotted this Morphling. Papalag si Monet. He does have that shadow dance. Kaya si Emo magbabak na lang. Mage Slayer para dito kay Slark. Actually helps a lot. Oo. Lessen yung mga magical damage na mare-receive niya. Pero Smoke of Deceit, well, cooldown naman na din dito yung ulti na makakailangan ng IG para makakuha ng teamfight against Aster at double damage. Mukhang mabibait yata
Lashrak. Nako po, mabubuhay ba? Mukhang patay na and no way out. Sabi dito ngayon ng IG, that's gonna be clockwork. Dying as well. Pagbaba mo, pwedeng mamatay si Buboka. Pero teka lang, Enigma does have the black hole ready. There's gonna be it. Binigay para sa tatlo. Sabay, pasok na muna yun mga kaibigan and kaibigan. That's gonna be dust in the wind. That's XXS taking the kill. Pounce in. Morphling naman ang naabutan dito ngayon itong si Slark. Kaso lang yung itlog mga kaibigan. Pwede mabasag dito nitong si Buboka together with Monet. That's gonna be Monet taking that kill. Pounce in. 3 seconds para sa pangalawang pounce para makahanap po ng kill. Kaso mga tropa, that's gonna be the Brewmaster revealed. Eto namang si Monet. Papasok na ng tuluyan. No split for this bro. That's the damage but it's not enough to take him down. Pero meron ngang glimmer save si Buboka para kay Monet and that favored Aster real quick dahil lang sa black hole na XXS. Oo, ang ganda ng pagkaka-black hole niya talaga doon. Tsaka lahat ng skills, almost lahat ng skills dito ng Invictus Gaming, binigay nila para lang doon sa Mila Shrek eh. Yep. And by the time na dumating yung Enigma and yung Slark, wala na silang nagawa. Wala na silang skill maliban sa may egg. And tignan, obvious naman na yung nangyari. And by this time, nawala ng skill yung Invictus Gaming. Aster daw, pwedeng gumawa ulit ng Himala yung Aster. Pwede. Oh my God. Ang hirap. Ganda rin ng pagkaka-black hole talaga. Well, first ano yun eh, dagger na eh. Hindi siya yung nag-gribs muna eh, nag-dagger muna siya eh. Four staff para kay Phoenix. Tauri sa may mid, pwede nang mabasag. Yan mga tropa, IG. Don't get us wrong ha, pumapalag yung IG. Kaso lang, nakita natin kung paano sila nag-struggle the moment na mahuli sila doon sa may black hole. Tsaka may timing kasi yung pag-ano eh, pagpalag nila eh. It's every time na up yung ultimates nila. And once na down yung mga ultimate nila, ang hirap lumaban sa Aster. Nagamit nila yung Supernova, yes, pero hindi na sulit ni Phoenix dahil di siya nakapag-drop ng Fire Spirits kontra kay Slark at kay Enchantress. Tsaka trinay din naman iligtas siya ni Hoodwink eh. Trinay naman sumabog nung egg. Kaso, a bit, ano ah, hinold siya ni, ano eh, Hoodwink eh, yung Stark. Kaso nakapag-drop pa kasi yung Stark eh. Parang in-anticipate niya na talaga na may darating na bushwalk eh. Oo. Yeah, it is what it is. Talagang na-outplay lang ng Aster yung IG on that area. And yeah, it paid off badly para dito sa side ng Aster. Tingin ko next teamfight magkakaroon ng Roshan na temp. BKB for Slark. Oh. Unstoppable siya for ilang minuto. Ilang segundo lang. Hindi. Kasi ah, minuto ah, okay. Kala ko sa teamfight yung sinasabi mo. Hindi. Kasi mga ilang segundo pa yung... Nagulat ako nun, ilang minuto ka inbull. Di inbull. Inbull sa skill. Ilang minuto kang unstoppable, diba? Pero, that's gonna be the lock-in. Cogs, forced out. Out of clockwork, survive. Yung sunray, napigil pa, pero bushwak. Para dito ngayon kay Buboka, there's gonna be the sharpshooter connecting for this to shock, but PYW paying the price. XXS, now dominating, and Aster still keeping the lead na meron sila. BKB na rin dito yung Slark. So ito na yung kailangan nila para makapag-contest. Siguro matatry mo nila mag-force ng teamfight kahit na matalo sila. Para pag wala ng skill dito yung IG, saka sila mag-roshan. Pero pag natalo pala sila sa teamfight, dapat may ma-pick up sila dito na Morphling. Kahit yung Morphling lang, mapatay nila. Basta buhay si Slark, tingin mo. Oo. Basta buhay si Slark for Aster, kaya pa rin nila mag-reset. Pwede sila magkaroon ng sacrificial teamfight, pero sa nangyari sa Aster, tingin ko wala magiging ganun eh. Na pang-sacrifice yung isang team fight for the greater good. Okay. Pero Morphling nga rin naman ng IF Scuddy pero may BKB na rin. Sinigma. At recipe na lang yung kulang nito para sa Grips ha. Maganda eh. Maganda yung pagka-pick up ng Scuddy dito na itong si Morphling. Okay yan. Solid yan. Against Slark and everything. Against this Leshrac. Pero if may BKB na yung mga heroes, Slark, Lesh, tsaka yung Enigma, paano na? Lahat nakasalali kay Morphling, man. Yun nga eh, which is very hard to pull off. Alam naman natin na kapag nakaasa ka lang sa isa, pag yan nawala, eh tapos talaga ang mga pangarap ng IG. The reason kung bakit lang naman nila napapatay yung Leshrac is lagi lang naman nahuhuli ng Hoodwink eh. Oo, oh, Hoodwink, Pulverize, sunod-sunod na pagka-disable. Pero after nun, wala na din silang mababato.
sa other heroes ng Aster. Yun. And Aster, go time naman for them, which is by the tapos way, magkakaroon pa ng shard yung Stark. Pag nagkaroon ng shard yun, malapit lang siya sa Lashrak na ginugo. Hindi mapipilitan mag-BKB yung Lashrak. Maganda to. Emo, alam niyang nakasok. Hook shot comes through. Pounce, medyo sala. Nak-BKB na sabay black hole, walang galaw. Sumama ito pa. Si Morphling, sumama pa sa Dreams. Itong si Dustin, mga tropa, laho na naman ba? That is gonna be the Pounce in revealing the position of Dust. Monet will just D-ward. Dust escaping, pero without Morphling, gaya na sabi natin, hindi kaya lumaban ng IG. Oo, at ngayon, hindi na sila makakapalag dahil tingin mo naman dito, makakapag-roshan na yung side ng Aster na walang carry. Yung IG, so parang kahit available yung mga skills nyo, kung may BKB naman yung heroes, wala rin. At ang maganda ron, hindi sila masyadong nag-commit ng BKB, hindi nag-BKB si XW dun. Simone lang, tsaka, ay, hindi ko napasin sa XXS, pero tingin ko nag-BKB din siya. Oo, para hindi ma-prevent yung kanyang black hole, but right now, yung IG nag-choke hard dito ngayon sa ating game number 1. Right after picking up that Aegis, Slark, wag na wag ka magpapakita. Naghahanap na ng mabibiktima. And nakakaamoy yung Aster na merong tao dyan sa top lane. Pag na-rocket kayong dalawa, patay ang isa sa inyo. Possible kayong dalawa mismo. Saan yung clockwork? Ayun, nasa mid naman. Buti nasa mid. Okay. Kailangan ng tubig. Galing. Alright, so nagpakita. May info yung Aster, pero sobrang lalim, hindi na din sila magpapaka-busy dyan. These are just supports, or should I say, Brewmaster? Ay, nahanap na Slurk, oh. Wala eh, daming time ni Slurk. Diba? I mean, dyan, kailan mo naman si Enchantress kung kuha XP, ayan, Aster and dyan. Ayan, alam niya na kung nasan yung ward. Okay. Easy money, Rapsy, plus 200. Ay, hindi, kay ano pala, kay Clockwork ko kita. Binigay lang pala yun. Ako, speaking of the devil. Patay si Clockwork dito. Pero, it is an info for Aster. Hindi naman ganun ka-crucial si Clockwork sa ngayon. Diba? At this part of the game, magbibigay lang din man siya ng info. So, 20 seconds lang. Since low level, mabilis lang siya mag-re-respond. Tagal pa ng agonyms ng Brewmaster. 800. Actually, 300 pa. Paano ba ang gagawin ng isang Primal Beast? I mean, bilis niya na bibigla dito. Pero man, ba-hex to ko. Pwede mo ma-surprise yung Morphling no. Nag-waper me, hindi nakapag-BKB agad. Na-hex nung Enchantress. Sabihin ko talaga, kita ko na. Pansin. Primal Beast, makikita ata ng Aster. But with that uproar, they have to fall back. Tapang eh. Alam niya hindi siya mamatay eh. May Aegis ka. Dalawa yung invul skill niya. Andyan yung Enigma tsaka si Boboka. Pa-cooldown na yung black hole anytime by now. Pouncing. Pinabutan si Phoenix. That double pounce. That's double pounce already kaya hindi yung sulit. Pero it's a tower down. So why not? Diba? Sabi ng Aster. At wala pa rin magawa dito yung Invictus Gaming. Wala eh. Hands up talaga sila sa ngayon. Radiant's hindi nila magagawa yung makipag-pardagulan. Pero pounce in. Nice connect. Another one. No way out for Phoenix. He got no mana to use up his ult. Actually, kaya niya mag-ulti. Hindi, wala. Hindi, kaya niya. Nakita ko before siya na eh. Nung pag-up niya na stick, pwede siya mag-ano-agad eh. Mag-ulti. It's either din niya napindot agad. Pero, Black Hole for Primal Beast, this is nice. Para dito sa side ng Aster, that's 2 cores down. PYW, maabutan pa ba? Hindi na, masyado na din malalim. Pero, last time I checked, blue pa din yung ni Phoenix. At eto naman, double pounce, bye-bye. Nakapag-split, muna yung may Aegis. Pero, andyan si Boboko, andyan si XWY, and that is gonna be Brewmaster. Trying everything pero nasusunog yung kanyang mga alipores. So nice cyclone there. Mula dito kay Brew. Wala lang. Hilo ka talaga. Banding lang sa taas. Agal no? Agal para dun sa range. There's gonna be the sunray but bounce out is up. Sharpshooter. Connecting but wala eh. Auto regen yan para sa start. Tingin ko magre-reset saglit dito yung Aster kasi alam nila na actually pwede pa sila magkawalang ulti yung Brewmaster.
Medyo mahirap nga lang kasi high ground. So, kaya siguro nag-easy muna dito yung side ng Aster and may nag-equalize din kasi ng push. Respect lang din. Nang Crip Equilibrium, tignan mo naman kasi yung baba, sobrang napupush out dito. Kaya dito nyo Enchantress para mag-farm ng mag-farm kahit papano ng kanyang pang-hex na yung baba ng level ng Primal Beast, level 13. Ganims si Morphling, basher naman na dito ngayon itong si Slurk. Pwedeng kopyahin ni Emo, si Slurk. Pero teka, patay muna ba itong si Clockwork? Nice cocks, hookshot, save. Pero, without Clockwork, walang mahuli yung IG. And Aster, pwede ready ata sila ha? Alam nila kung nasan eh. Walang split. They will take this advantage. That's a ward. Nakita yung ward. Nicely done. Pero QY, QX have been spotted. Emo now na rocket. Dagger by XXS. He wanted that black hole but no need. Sabi nila kasulang mga kaibigan ng gabi. The Brewmaster catching up to these three. XXS TP in a way. Alam niya wala na siya magagawa. Nicely done. Ito namang si Clockwork ang magiging ally. Yatap dito sa apat. And that is gonna be Slurk saving himself. Nice pounce out since meron na siyang Aegis. Parang sinurat lang din dito ng Aster sana yung Aegis na pawala na, but unfortunately na caught off guard dun yung Lashrak na nasa likod niya yung Hoodwink at nahuli siya dito ng Bushwhack, thus bursting him together with thus nakula na nagawa eh. Happy. Pagka Bushwhack sinakal na sa leg. Gusto sana mag-black hole ni Enigma kay Morphling. I get the point. Kaso yung Leshrac yung isa sa mga damage dealers nila, so hindi niya din tinuloy. Kasi nga, nahuli na si Leshy. But that tower will melt in front of Emo pag tinuloy-tuloy niya yan. And Slark, on the other hand, clearing the mid lane. Okay. Vice, getting ready na nga dito ngayon sa PYW. Yun yung kanya magiging next item. Tagal pa niyan. Though malaking tulong pag natapos. Yung Enchantress, may ultimate booster lang. Mystic stuff na lang kulang. And Daedalus para dito kay Morphling. Yan naman yung hinahanap nating item. Damage item talaga na kahit mag-BKB dito yung heroes ng Aster. Kung hindi naman siya mabablack hole o ma-hold ng heroes ng Aster, kaya niya makapag-suntukan sa lahat maliban sa Stark. Lugi pa rin sa Stark. Pibasher eh. Mahirap talaga pag naipagpaluan ka dyan. Pero for Morphling, pwede niyang open si Slark para makuha nga yung stats. So, in a way, daganda yung buhay dito ng isang parang Morphling. Parang ano, i-redeem lang ni Slark yung pag pinapalo siya. Ayun nga, paluan sila yung dalawa. Ship. Pero Morphling will be spotted. There's a bounce into the black hole. He can't do a thing, mga tropa. That's gonna be Morphling gun! Lusaw! Si Emo, PYW. Nagpapanggap na puno mo. Nay, catching up to this dust. Forcing his BKB. Meron naman ng break due to the Aghanims of Dust. Pero walang pake dyan si Monet. He'll pounce again and again to catch up to this Primal Beast. Boboka, there's gonna be the free hit. Monet, unstoppable. Ang sakit ng palo nung Star. Kada palo niya sa ano? Sa Primal Beast, 200. Eh, ang dami na niyang nakuha eh. Oh, actually, yung nakuha na nga na stats kay Primal Beast nung pangalawang talon, 13 na eh. Eh, kada pounce, mayroon dagdag ba naman? Nakadalawang pounce pa siya kay Primal Beast. Sakit yan. Yummy so! Paano kayo magde-defend ng middle tower ni boss? Wala, hula na lang talaga pag gaganyan par. Paano na lang ang gagawin nyo? And Aster will continue wrecking the base of IG. At panonood lang sila dito. Antay na lang nila mag-respond si Morphling. But Aster will respect setup ng ward sa may rush pit banda. Palabas na yung, malalaman na natin kung mabilis o matagal ba yung spawn ng Roshan. 17 seconds. Sa loob ng 16 seconds. Swerte yeah. Para sa Aster kung sakali na maaga yan. Kasi lapit nila. Nakapwesto na sila. Nakapwesto na sila. Though pwedeng pumalag ang IG. They have complete ults by the way. Pero kaso may ano rin eh. Ready na rin yung Aster. Andiyan na ulit yung black hole eh. May refresher na kasi yung Enigma, pero tagal. Buti na lang. Ang tagal. 2 minutes and 30 seconds. Kaso, problema din dito ng IJJB. By the time na lumabas yung Roshan, dalawang black hole na yun. Pwede ba to rito ng Aster? On Enigma. Ayun nga. Hindi pala kumuha ng touchable to. Wala. Ba't ka magandang touchable? Hindi naman ako nalalapitan. Oo, parang hit ka lang naman. Maxed out yung ano niya. Maxed out yung Impetus tsaka yung kanyang enchant. Yung bagay niya. Lincoln Sphere, first Lark. Hindi na mahold to no ano. Onstone?
AIG. Usually, kuha pa ng mga offensive item eh. Oo. Diba? Safety lang. Para din na talaga siya. Ano. Alam niya hindi niya na kailangan ng damage eh. Kasi kayang-kaya niya ni heroes ng Aster eh. Totoo. So, ang ginawa niya na lang is yung pang-survive na item. Hindi nga siya nag-scuddy eh. Pero Lincoln Spear din, Diyos ko. Enchantress, Lincoln Spear. Ano yan? Hindi niya tinuloy yung Hex. Hindi niya tinuloy. Alam, parang naramdaman niya siguro na, okay, enough na yung lockdowns namin. Kung di man namin ma-hold, napapauwi naman namin eh. Kasi si Leshrac, very vulnerable. Ngayon, ang gagawin ni Enchantress, bibigay niya yung Lincoln kay Lesh para di siya mapopulverize. Partida, walang dotos-dotos yung Aster. Paano ba to? Aster naman, mga tropa. Maghahanap na dito ng Killpot IG. Will look for clockwork. Enemy as well. Nag-pop sila ng sod. Aganims na nga si Clockwork. Triple Rocket. Triple Vision. PYW will be revealed in a bit. There's gonna be the bush rock connecting para dito kay Stark. BKB, good link and spirit naman ngayon. Morphling nahanap na pero teka lang ito na nga mga tropa. Yung IG mang babalagbag pero Black Hole nasan na? Hindi pa nagagamit. That's gonna be the supernova gone. Black Hole for these three heroes. Morphling can't do a thing. There's gonna be dust. He'll be followed and he'll be dusted, mga tropa. That's gonna be Aster taking these three. TP out for Brewmaster. He'll be found. Nice bash. First hit, first bash. Auto kill para dito ngayon kay XWY with a double. And that's four gone to side ng IG. Buenos naman nun, pero good read na lang dito kay Monina. Pagka-break na pagka-break, I mean, pagkawala ng passive niya, pinindot niya agad yung Dark Pounds. Then, hindi siya na-hold dito ng Aster. At ang maganda, ay hindi siya na-hold ng IG. At ang maganda pa doon na ginawa ng Aster o ni Enigma. Inanap mo yung Black Hole, di ba? Hindi, hindi mo na siya nagbibitaw. Binabasa niya yung game. Inanap niya si Phoenix. Binabasa niya yung game. At buti na lang kamo, nakapag-pounce out yung Morphling last second before makapag-black hole. Kasi kung hindi, naku, team wipe sana yung IG ngayon. Pero regardless, kita mo yung pressure na gagawa ng Aster kahit nabuhay yung Morphling. Di ba? Well, tier 3 down. Tier 3 down sa mid lane. Roshan na. Yeah, pero yung ano pa rin, yung RNG pa rin yung Stark. Siguro dapat tatlo lang yung patay kung di nag-first hit bash. Oo, oh, pwede. I mean, mabilis naman attack speed dito ni Lark. Wala. Buenas lang talaga dito ni Imone. And this is gonna be Eroshan. Alam na ng Aster na yung IG mag-go for a sod. Primal Beast might onslaught in. But there's gonna be Mune jumping in. They want this hoodwink easily. Bounce in and Phoenix mahanap na. Pero tagang si Das na dun sa likuran nang babalagbag. Pero mukhang siya ba yung mababalagbag dito ngayon. Split, Earth Split ang mukha nitong si Dustin. I guess this is it, mga tropa. Roshan kukunin na dito ng Aster. And this is the disastrous play para sa IG. Tatayo, kala ko tatalong ka pa eh. Pero still, hindi magiging successful dito yung attempt na agaw ng IG dahil imbis na sila yung mauuna, inunahan na sila ng Stark mismo. Rekta-rekta tumalun. At ang mahirap doon, split kasi yung teamfight eh. Walang nakahabulag at key primal beast doon sa may dulo. I mean, sa may likod. Cooldown yung Black Hole, pa-cooldown na rin yung the pressure ni Enigma. Less than 50 seconds, I think ito na talaga yung JB. It's over na ba? It's over na. It's over na para sa side ng IG. Kita mo, anong katena ni Slurk dito ngayon? Barag-barag na yung Torre. Wala si Leshrac, wala si Enigma dun sa process ng pambabarag dito. Pero mga tropa, sobrang laki ng impact nitong si Monet. It does have the ages, kaya hindi siya dito ngayon natatakot. Kala ko nasira na uri ng Primal Beast at nag-onstat kay Slurk eh. Buti sa top pala na Gonslot. Sa top na Gonslot, Parigoy. XWY joining the push. There's gonna be the split by Brewmaster looking for some victim. Boboko will be found. Pero sobrang lalim na niyan. Sure ba kayong ahabol and IG? Palipalin lang. Does not really want to tamang engage. Tamang abusement part ako na. Okay. Kaso, nagre-reset na lang tong side ng Aster eh. Pinapakaramdaman na lang nila yung ano eh. Para naghanap na lang sila ng error para sa Aster. Oo, ng window. Then,
parang kahit sa positioning na magkabalik rin ng BKB agad. BKB, ginamit na dito ngayon itong si Dust. That's gonna be the trample in. Patay itong si Clockwork. Could be an opening para sa side ng IG. But wait, Bloodstone used up for XWY and he's still surviving. That's gonna be Enigma. Shout down, but with the black hole caught inside. Itong si Morphling, they can hit. No damage. And oh my god, that's IG about to die. Pero Morphling, mahuhuli na naman sa second black hole. And I guess this is it. Double kill for Monet and it's a GG called by Emo IG. Losing this first game hard. Ang sobrang pangit ang pagkaka-teamfight dun ng IG. Ibig sabihin mo, kinamit mo pa yung BKB para lang dun sa may Clockwork. Yung support ng Aster at ang mahirap dun, siya lang inapatay nyo dito sa may side ng Team Aster. Ang ganda rin kasi ng pagkaka-pwesto rin. Parang drinag talaga ng Aster yung teamfight dun sa may loob ng punuan na tumakbo si Reshrak. Kaya hindi siya namatay dun. Hindi siya nahawakan sa leg nung Morphling. Kasi kaya niya napatayin sana eh. Kaso yung puno talaga yung naging problema. Hindi agad makita rito. Nakapag-bloodstone pa nga si XWY. Nakapag-bloodstone pa siya. Tapos yung clutch na black hole talaga dito ng Enigma. Dalawang black hole. Dalawang black hole lang nilamon dito nitong si Emo. Resulting to his death. Resulting to a loss dito sa ating game number one. Pero grabe si Monet. Grabe si Monet. Totoo. XXS. Wala. Parang ano kasi, medyo na-control sila Shrak nung Hoodwink eh. Mm. Kanina, diba? Together with Primal Beast. Kaso, kung hindi dahil kay XXS Edmone, it could have been a loss para sa Aster. Doon sa clash lang ngayon. Itemization din naman na kakampi dito ng Lashrak. Yung dalawang support. Pero there's that, mga tropa. First game, balagbag para sa Team Aster. And tignan natin kung makakaasi pa ba yung IG or will Aster take this series with A2O. Kami nga palang ang naging shoutcaster nyo doon, JB and Mike. We'll be back for the Game 2 of this series. Bye-bye.